First year pa lang ako noon, nang ma-inlove ako sa isang lalaki. Alam mo kasi, ayoko talaga sa mga pangit na babae. Pag! Tama na, please! Pumikit ka lang at huwag kang malikot. Huwag kang gagalaw, ha? Ano ka? Huwag ka naman malikot suna mo! Papawagal lang natin yung bangit ko! Hindi ko pwede bumalik! Hindi ko lang yung suna mo! Papawasan lang natin yung bangs mo! Suna ko naman! Hayaan nyo na siya. Sasayangin nyo lang ang oras nyo sa pagtulong sa isang taong ayaw naman magbago. Paano mo nagagawang maging mahinahon pa? Paano na yung rempa natin? Suna ko, muntik ko na makalimutan. Sira nga pala yung banyo dito sa taas. Kaya yung banyo muna sa baba ang gagamitin natin lahat hanggang sa maayos siya. Sandali, bakit ba ayaw mong ipakita yung mukha mo? Ano bang problema? Sabihin mo na! Ayaw! Sabihin mo na! Ayaw! Sabihin mo na sa amin! Ayaw! Itatapo ko to! Bibila ako hanggang tatlo! Isa! Dalawa! Tatlo! Kilala! Noon, may gusto ako isang lalaki. Sabi niya, pangit daw ako. What? At? Yung lawan ang nangyari! Gaya rin ako. Nung ibang babae noon, conscious at nananalamin pag may timpol. Ginagawa ang lahat para lang pumayat. Pero sa huli, nauwi sa walang lahat. At dahil aksaya lang naman sa oras, mas mabuti pang huwag ko nalang gawin. Sayang lang ang pagod at oras ko. Kumagaayos ako ng itsura ko. Kaya naman tinigil ko na lang yun. Suna ko. Kung hindi naman ako mananalamin, hindi ko na rin kailangan ikumpara ang sarili ko sa ibang babae. Kontento na ako sa ganung pag-iisip. Hindi naman mahirap kung mag-iisa ako. Hindi ko mag-gets yun. Dahil lang to sa isang lalaki. Tigilan niyo na ako! Lumabas na kayo, apat! Akalain mo, naging normal din pala siya. Hindi siya dapat magpa-apekto sa opinion ng ibang tao. Ibig sabihin, gusto niya talaga ang tao yun. Pero anong klase ng lalaki magsasabi ng ganun sa isang babae? Sira ulo lang siguro ang tao magsasabing pangit ang isang babae kahit na totoo pa. Nako, gabing-gabi na pala! Yoy, pwede ba? Ako na lang muna ang una maliligo. Mukha yan ang naunaan ka na niya. Dalawang taong kong ipinago ang mukha ko mula sa mga tao. Kaya paano ko, paano ko maaalis ang bangs ko ngayon? Ay, bakit ko ba kailangan pagdaanan ng lahat ng to? Bakit parang may gumagamit ng shower? Shower? Napakagwapong nilalang na yun ang napakapangit yung katawan na nakahubad. Patch! Sa gulat ko, biglang napatalad ako sa bintana. Patch! Sabi ko naman ang tungkol sa banyo. Pero mukhang hindi lang ako naintindihan ni Suna ko. Galon, hindi pa rin yung sapat na dahilan. Ano ka ba naman? Ang importante, kyohin. Ano naman? Nakita mo? Loko, wala akong nakita! Tumigil lang kayo! Magbihis ka na nga! Parami ng parami ang sumasalubong sa atin eh. Oh! Joy, ayos ka lang ba? Malala na yung sipon mo. Ito, ayos ka ako. Sabay-sabay talaga sila dumating! Magkakasama sila sa iisang bahay, hindi ba? Yun yata ang idea ko ng langit. Ituring niyo rin kaming mga karibal niyo. Ako si Latin! Ako si Madeline! Ako si Luxan! At ako na si Humoy! Sino lang kayo? Tatayin na rin kami sa iyo! At kami ang pagkakasama sa inyo! Kuha niyo! Gusto kong pasukin ang kwarto ni Ranmaron sa gabi! Gusto ko namang tabihan sa kama si Yuki! Gusto ko namang sumilit kay Takunyaga habang naliligo siya! At gusto ko namang pasasal si Kyohe para hindi siya makaalis sa tabi ko! Yun ang mga paliginip kaming apat! Apat lang, number one time! Ano ba yan? Nandirito na rin sila! Alam niyo ba nakakairita ang tsura niya habang sinisilisilis pa silang-silis at Kyohe, ha? Tama ka dyan, sister! Kore! Tama! Yoy!
At sino naman yung kadiri na babaeng sunod na sunod sa kanila? Ang kapal na mukha niyang bedmahin tayo tapos nakabuntot sa kanak, Kyohei. Ang lakas naman ang loob niya! Tung gusto niyo, palit na tayo ng lugar. Scary! Para yata na puno ang utak ko nang nakakapakilabot na sunod ng mga manso. Nag-eeka pa! Hi everyone! Kumusta na, ha? Huh? Aba! Sino yun? Isa pang maganda! Uy, Joey! Mauna na kami, ha? Paala ka na dyan. Paano soon ako? See you later! So? Ngayon na, dyan si Noe. Wala na tayong pag-asa. Umalis na tayo, baka tayo makumpara sa kanya. Hindi kayo maikukumpara sa kanya kung itatago niyo rin ang mukha niyo gaya ko. Ha? Siguro, masasabi natin sa kanila. Nakikinig silang lahat sa akin. Ako na kayo si Noe, Katara. Nice to meet you. Ah! Okay lang ba? Ayos lang ako. Dalinos, hindi talaga ako pag nakakita ko ng maganda. Ang saya? Maganda raw ako? Narinig mo ba? Hindi ka ganun kaganda. Bakit naman sa bahay mo? Ganito talaga ako, kaya masanay ka na. Hindi ka nakakatuwa! Oy, pwede ba? Tumahimik ka na! Ano ka mo? Ang presko mo talaga! Hindi ko na kaya. Napakaraming magagandang tao dito. Tumasok na nga tayo! Aray ko naman! Bye soon ako! See you later, ha! At talagang tinali pa siya ni Kyohei. Parang hindi ko na ito matatanggap! Masisira ang reputasyon niya! Katapusan na naman ba? Siya nga pala. Siya ang bagong transfer student dito sa school. Si Sunako Nakahara. Pasensya na. Parang biglang lumamig ang classroom, ha? Parang naging haunted. Parang tayong pinanilibutan ng evil spirit. Ay, nagpatay ang mga ilaw. Narito ako ngayon para interview ng bagong transfer student na kasabay dumating ng apat na school heartthrobs. Patingin naman ang mukha mo! Pakiusap! I'm sure maganda ang mukha mo para makasabay ka sa paglakad nila apat, di ba? Tama, kaya sige na! Sige! Mga kasama, sundan natin siya! Sige! Kailangan ang school paper ang picture ng mukha ni Shura ko sa front page bukan! Sige! Sundan natin na bilis! Kailangan sa paper ng picture! Sa ganitong lugar lang talaga ako makakapag-relax. Kayo na sana mag-alaga sa akin. Ako si Sunako Nakahara. Natutuwa akong makilala kayong lahat. Ang saya naman. Hindi kami magkakalibay ng mga magagandang tao sa labas. Kayo ang kapareho ko. Ang saya-saya ko naman. Ano? Ano ka mo? Hindi niyo ba alam? Eto, Sunako Derby. May price na 100,000 na makapag-produce ng picture ng mukha ng bagong transfer student. Talaga? Tingin nyo, pwede ko sumali dyan? Hindi ka nakakatawa, Kyohei. Alam mo ba yun? Ayos lang. Babalik din ang lahat sa normal. Hi, Lamaru! Sabi ka na sa akin mag-lunch! Okay lang. Sandali na lang, baby. Pakita mo yung mukha ko namin! Hindi! Abulit siya! Si Sunako Nakahara yun, ah! Sundan natin! Dito na lang ako magtatago. Mukha yatang sikat na sikat ka na sa mga boys dito sa school, ah. Ha? Anong sabi mo? Hindi lang ang mga prinsipe namin ang nakakasama mo. Pati nga ng mga ordinaryong lalaki, hinahawal ka na rin nila. Ang nakakatawa, mas nakakadiri ka pa sa itim. Correct! Hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. At bakit mo nasabi yan? Alam mo, naiinis talaga ako sa'yo, ha? Naman! Ang pangyayari na nagkulog lang! Ginagawa mo to para magpapansin sa mga lalaki dito sa school, di ba? Pwede ba? Huwag kang masyadong pasikat dyan. Ako, pasikat. Pero hindi ako. Oy, go, go, babae, parin! Kanina ang gugupit sa bangs mong yan, kaya mabuti pa, magpasalamat ka na sa amin! Huwag na lang siguro nating ituloy! Tumili ka nga! Picture to para sa kanya! Ako, nagpapasikat. Imposible. Dahil walang magkaka-interes sa
Posible yun! Pabayaan mo na lang kaya siya. Eh, sabi na tumahimik ka. Kasi... Hoy, pinagtitulungan niyo ba siya? Hindi ko! Alam mo kasi... Ano? Makinig kayo. Tigil-tigilan niyo na ang kababawan ninyo. Hindi, okay. Hindi! Para akong matutunan. Hoy, ayos ka lang ba? Naku, alam ko kasi, wala rin yung sabihin ito kasi may alcohol kasi kami mamaya. Kita mo na, wala na. Kaya sige na naman si Okay. Bakit naman kahit saglit na. Ayos lang ako, kalmot lang eh. Ibang klase. Ang galing. Ang galing. Doon ako! Yohei! Ayos lang ba kayo? Anong nangyari? Ayan na! Papansinin niyo pa rin ba ako ngayon? Kunin niyo na ang gunting na yan. Sige na. Mag-sorry kayo sa gwapong lalaki na yon! Ngayon na! Gwapong lalaki daw? Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Ang cool niya pala! Mag-sorry kayo sa kanya. Ngayon na. Kyohei, ayos ka lang ba? Ang pula-pula na ng mukha mo, Kyohei. Baka naman may lagnat ka na. Suot mo ng jacket mo. Suna ko, pakisamaan mo na si Kyohei sa bahay. Baka naman sa'yo. Kung tutuusin naman, ikaw rin ang may gawa nito. Ito. Pero, ang bigat-bigat niya. Isa pa baka matunaw ako. Sandali lang. Bakit kailangan sumama ni Suna ko nakaharap kay Kyohei pa uwi sa bahay? Yun ay kaya nakapira kami. Isa ka sa bahay. Isa tong mangungot. Kaming dalawa lang ng gwapong lalaking to sa bahay. Strawberries. Oh, hindi. Nakakasinaw. Kukunin ko na. May 30 seconds ka lang. Pero pagpunta ko pa lang sa kusina, matagal na. Bilisan mo na. Ito na strawberries mo. Gusto ko naman ng sports drink. Ito na sports drink mo. Gusto ko ng ice cream, strawberry flavor. Ito na. Kaya lang may pangalan ni Yoke na kasulat dyan. Yogurt pa lang gusto ko, strawberry flavor. Ito na yung yogurt, pero may pangalan ng takinaga. Jelly. Ay, huwag na lang. Bilisin mo na lang ang kwarto mo. Huwag ka maingay. Walang problema. Pakiabot yung pajama ko. Pakilaban yung mga damit. Pakikuha na ulit si strawberries ko. Kainis, gawin ba akong utosan? Gwapong halimaw ka pala. Eto, sabi yung sports drink, ice cream, yogurt, at jelly mo. Ito na lang, please. Eto, sa kanin ko na lang kaya siya para mas maganda. Sorry, ha? Sa nangyari kahapon? Huwag kang mag-alala. Wala naman ako nakita dahil sa sting sa banyo. Teka, yung gusto ko. Yoo, Suna ko. Pinakiusapan ako ni Takenaga, kaya ako napadalaw ngayon. Bigyan ko si Kyohei ng favorite strawberries niya. Ay, ang bait mo. Pwede ba magpalitala tayo ng lugar? Sige, hindi pwede. Pero libre ako ngayon, pwede tayo magkwentuhan. Ha? Nahihilo ka dahil sa sobrang gwapo ni Kyohei? Nagno-nosebleed ka at para kang matutulog pag malapit siya, ganun ba? Teka, bago ko makalimutan, bakit ka
wala yung kinalaman sa pinag-uusapan natin. Ayoko. Ayoko na sa karamdam ko kapag malamit ako sa lalaking yan. Ganon? Hindi kaya may gusto ko na kay Kyohei kaya ka nataka-ganyan? Hindi. Wala yung katotohanan. Talaga? Ang boring naman pala. Tama. Ang lalaking yun ang may kasalanan ng lahat. Ang magaganda nila lang sa mundong ito, may kagagawa na lahat. Nakaiba yan, ha? Sabihin mo, Sunako, ano ba nasa isip mo? Mga baliw si Atan at Eva, kabaliwan ng DNA at mga bobo ni Angelito. Hindi kita maintindihan. Bakit hindi mo nalang subukan mag-ayos para naman dumanda ka? Huwag ka mabuhay sa dilim, masarap sa liwanag, Sunako. Madali para sa iyong sabihin yan dahil kagaya ka rin nilang magaganda. Ibig sabihin, maganda ako? Masaya! Huwag mo sanang isipin na nagmula tayo sa iisang klase ng nilalang dito sa lupa. Dahil kung ganun, ibig sabihin, hindi mo lang alam kung ano talaga ang posisyon mo. Ayokong marinig yan sa isang taong hindi man lang nag-e-effort! Hindi mo lang alam kung anong klaseng effort at kung ilang oras ang ginugugol ko para magpaganda para naman mapansin ako ni Takinaga! Effort? Paraan para maging tunay na dalaga! Madali lang matutunan ang pagngiti ng isang dalaga. Pagdikitin mo lang ang mga labi mo na parang kumakain ng kohol. Stretch mo ng dahan-dahan ang magkabilang gilid ng iyong labi. Sige nga, practice! Oy. Mali yan! Sayang lang kung masyadong mabilis at mali ang ginagawa mo. Kapag nangawit ka na, ipahinga mo muna. Teka, Takinaga. Ano sa tingin mo ang ngiti ko? Oh, wala akong panahon para dito. Ay! Araw-araw na lang nakikita mo ang mukha nila, lalo na si Takinaga. Alam mo, sa school, seryoso at suplado ang dating ni Takinaga. Pero kumusta naman siya pagdating dito sa bahay? Hindi ko alam. Masyado siyang gwapo kaya di ko siya tinitingnan. Ay, ganun ba? Noy, gusto mo si Takinaga, tama ba ako? Oo, mahal ko siya! Alam mo, Suna ko, kung paghihirapan mo lang, alam ko malaki ang i-improve ng itsura mo. Sige na, umalis ka na sa kadiliman, mag-effort ka kahit konti! Ganun lang. Sinasabi ng mga mabubuting tao. Ano ba to? Bakit may tanim ng tuyo ang pagkain ko? Ibig sabihin yung plato ang pagkain ko? Dahil kasi hindi ako nag-e-effort. Hindi, dahil ang may likha sa atin. Siya ang dapat sisihin kasalanan niya. Sandali lang, Suna ko. Dumalo ba si Noy dito? Oo. At salamat sa kanya, naiintindihan ko na. Pinahanga ko ni Noy ngayon, ah. Gamit lang ang strawberries. Ano ba sinasabi mo dyan? Ikaw itong nagpapagawa ng mga bagay-bagay kay Noy, kaya ikaw ang totoo ang nakakabilib. Bakit hindi mo pa kasi siya yung Jade? Huwag ka na mahiya! Yuki! Tumimik kang ha! Mas maganda sana kung pinanganak ako ng maganda. Katulad na lang ng ibang mga babae dyan. Hindi yan totoo, Suna ko. Ang hindi mo alam, hindi rin naman talaga siya ipinanganak na maganda. Tingnan mo. Ayan. Si Noy yan, nung nasa middle school pa. At kahit hindi pa usang surgery, nagawa niyang pagandahin ang sarili niya. Kung gugustuhin mong gumanda, hindi imposible yon. Basta galingan mo. Nandito kami para tulungan ka. Para naman, wala na muli natawag ng pangit sa'yo. Suna ko, gising ka pa ba? Nilabanan niya ang kapalaran. Pwede palang labanan ang kapalaran ng mga tao. Hindi ko akalain. Pwede pala yun. Ang kalabanan ng kapalaran. Hindi ko alam na ganyan pala ang itsura niya noon. Ibang-iba ng mukha niya. Ibang tao talaga yan. Ang totoo niyan, yan yung babae na nag-abot sa akin ng love letter kanina. May kasama ng litrato yung sulat niya eh. Naloko mo kami! Teka, ano gagawin natin dyan? Pwede rin palang kalabanin ang dinidikta ng kapalaran. Kung hindi ko gagawin, matutunaw na lang ako sa liwanag. Ano kayang pipiliin ko? Ang liwanag! Bakit ang gwapo niya pa rin kahit may sakit na siya? Ayos ka lang ba? Pawis na ako. Pahingil dami. Huwag ka naman salita! Akin na ba? Eh, di magpakatotoo ka lang. Ano ka ba? Baliw ka nga. Bago ko.
bago ako matunaw. Sunak! Bago pa ako matunaw dahil sa'yo. Mawala ako na lang! Ibalik mo sa akin ang kabataan ko, narinig mo! Ibalik mo sa akin ang kabataan ko, ilabo mo sa akin doon! Narinig mo! Ninalabo na kami ng kadiliman! Nakakatawa!